Hello mga ka-Princess Jacqueline. So, welcome back again to my channel. So, ngayon guys, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung sitwasyon ko dito sa Japan. So guys, ako dito sa Japan ay nagtatrabaho at the same time ay kasabay nun ay ang pag-aaral. So kasi, sa Pilipinas, isa na akong registered nurse. So, pero diba syempre, kahit sa ang bansa ka naman pumunta, kung saan mo gusto mong magtrabaho o i-practice yung profession mo, kailangan mo pa ding mag-take ng licensure exam sa kung sa ang bansa ka nagtatrabaho. So, dito kasi sa Japan. So, bali guys, next year, December, magte-take po ako ng licensure exam dito sa Japan para ako ay isang maging license na talaga dito. So, dito kasi sa Japan, yung napasukan ko po ay isang government-to-government agreement. So, ang aming pinaka parang agency ay ang POEA. So, sa POEA po kami nag-apply. So, guys, siyempre, kasama dun ang ating pangarap kaya tayo nag-apply papunta dito sa Japan. So, ang isang pangarap naman ay hindi natin basta-basta maaabot na isang one click lang. So, dapat paghihirapan mo talaga. So, guys, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi lang po ako nagtatrabaho dito. Ako po ay at the same time, habang nagtatrabaho ay nag-aaral. So, ngayon, ang pinaghahandaan po talaga namin ay ang para sa pag-take ng licensure examination. So, pwera pa doon, guys. Siyempre, kailangan din namin mag-aral ng Japanese language. Kailangan namin improve ng improve pa yung Japanese language namin para mas matutunan din namin. Tsaka para mas maintindihan din namin yung dinidiscuss sa amin tungkol naman sa profession na namin. Kasi syempre, di ba guys, kahit naman sa college sa Pilipinas, di ba? Pag college na mga komplikado na yung mga salita, di ba? Hindi naman kamukha ng katulad ng mga salita na ginagamit na pagtuturo nung tayo ay nasa elementary at high school. So, syempre, nagle-level up din. So, kailangan hindi ka makakapag-focus dun sa para sa licensure exam lang kung hindi mo din ini-improve yung Japanese language mo. So, hindi ang inaaral namin dito ay para dun sa profession namin tsaka yung Japanese language. So, habang nagtatrabaho kami. So, kaya ganun guys, kaya minsan talaga pagaling ka ng off, syempre hindi mawawala yung araw na ganun, sobrang ramdam mo yung pagod sa trabaho. So, minsan talaga nawawala ng oras sa pag-aaral. So, ang nangyayari, kapag off ko, tulad ngayon rest day ko, ngayon ako gumagawa ng way para makapag-aaral. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung inaaral namin ngayon. So, dahil sa coronavirus, 'di ba? Syempre na lesson 'di ba yung mga social gatherings. So, imbis na dapat face to face yung klase na o yung training, so ang nangyayari ngayon, yung naka-assign sa amin na ahensya o yung magpo-provide dapat sa amin ng mga trainings, ang ginagawa ngayon ay nagsisend sila ng mga videos, video lectures. So, doon, i-guide habang pinapanood mo yung video lectures, titingnan mo naman doon sa mga textbook o mga books na pinoprovide nila. So, ngayon guys, ito yung So,
So, ito guys, ngayon yung book na inaaral namin ngayon sa ngayong panahon na to. So, depende kasi sa topic, kaya bago-bago siya kada buwan. O depende kung kailan matatapos yung bawat topic o bawat scope. So, ngayon, ang inaaral namin ay ito. So, ang nakasulat dito, guys. Gai Kokujino Tame no. Ayan. So, para daw sa mga foreigner. Para sa pagtitake ng Kokashiken. So, in yung licensure exam. So, ngayon, guys, kailangan magla-login. May mga sarili din kami account para makapag-login dun sa, para makapag-access dun sa video lecture na pinoprovide sa amin. So, kailangan talaga, syempre, kapag minsan nangihina din eh, nawawalan din, alam mo yun yung, kasi nga dahil may pagod ng kasama sa trabaho, so kailangan mo pa rin, minsan mag-refresh, kailangan mong balik-balikan, bakit ka ba nandito, paano ka napunta dito, ano ang dahilan bakit ka nandito, so pinili mo yun, choice, pinangarap mo yun, pinagdasal mo yun, so yun yung binabalik-balikan ko sa isip ko, so ngayon para kapag ka napapagod na ako, ganyan yung isip ko, sabi ko, blessing to ni Lord, tagal kong hinintay to nung dati na nasa Pilipinas ako, tagal kong pinapanalangin lahat ng mga stages na dapat daanan at hindi naman basta-basta kasi dahil nga government to government, so napakahigpit po ng salaan talaga ng mga applicants, so dun pa lang napaka-grateful mo na, so ngayon nandito ka na sa Japan, ngayon ka pa ba susuko, so ganun yung siniisip ko palagi. So ngayon guys, tingnan natin, check ko yung schedule. So nga pala guys, kagandahan kasi dun sa company namin, nag-provide din sila ng ng teacher na kung saan may every Thursday 3 hours from 9:30 to 12:30, 9, 10, 11, 12, 3 hours. Magtuturo siya yung sensei o teacher namin. So yun, dinidiscuss din niya. Pero syempre, kailangan mo pa ding ipanoorin yung video lecture. Kasi para din siya may attendance dun guys. Kapag natapos mong panoorin yung video lecture, magkakaroon siya ng mark na check. Tapos, kasi din doon, after mga video lecture o bawat topic, meron din silang kakunin testo or yung parang ma-check o parang quiz ba sa atin or short exam, ganyan. Para ma-check kung naintindihan ba yung i-discuss doon sa video lecture. So, magandahan nga sa amin, may pinoprovide din na teacher sa amin yung company namin. So, kapag hindi namin masyadong maintindihan, at least doon, may magpagtatanong kaming direkta, di ba? So, kaya maganda na din yung napuntahan kong company. Kasi, yung mga ibang kaibigan ko na natyanong ko before, depende talaga sa company. Yung iba, hindi sila pinaprovide ng teacher o sensei. Tapos yung iba naman, hindi sakop dun sa working hours yung pag-aaral nila. Kasi kagandahan sa amin guys, di ba kunyari Thursday, ang schedule ko ay 9 to 6. Pero yung oras na nag-aaral kami, bilang na din yun na working hours namin. So, ika-cancel na lang yun. So, kasi dun sa iba, after nung 9 to 6 na yun, so, mag-extend sila ng another 2 to 3 hours for study. Ganun. So, kagandahan na din talaga. So, ngayon guys, ito. So, kasi every Thursday din, so, diba sabi ko nga sa inyo, may teacher kami. Palagi din kaming may mga quizzes and exams. So, parang review exams.
So, para ma-check natin kung nag-aral ba kami talaga, kung nag-review ba kami talaga. Diba? Kasi, di ba, mahirap kasi na hindi mo na talaga babalikan. Kunyari, sabi mo, oh, tapos na yan, na-discuss na yan ni teacher. Okay, huwag naiintindihin. Wala talaga, guys. Kasi talagang ang komplikado din po talaga ng Japanese language. Hindi po siya basta-basta. So, kailangan talaga ng focus. At kailangan mo talagang gustuhin na aralin siya. So, ganun po talaga. So, next. So, ayan guys, dito kasi last week ang sakop ng inaral namin ay from page 72 to 111. So, biruin nyo guys, ilang pages yung, di ba? So, 40, 72, 82, 92, 102. Diba? 40 pages siya. So, ganun kadami guys yung kailangan kong reviewin. So, ayan. So, ito tulad ng sabi sa inyo. Meron din. Ayan. Kailangan mo mag-log in dyan. Ayan, papakita ko sa inyo ha. So, ayan yung sample ng video lecture guys. Ito, ipi-play natin. Ayan. Ayan siya yan. Ayan siya guys. Ayan. Ayan guys. So guys, bye-bye muna ha. Mag-aaral muna ang inyong Princess Jacqueline. So maraming maraming salamat. So, ayan, so, na-share ko lang sa inyo yung kung ano yung sitwasyon ko dito ngayon sa Japan. So, ngayon guys, aral-aral muna tayo, ha? Salamat po! Thank you for watching! God bless us all po. Ingat po kayo palagi. Keep safe po. Keep safe po. Salamat po. Bye-bye!